Pinagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Kamusta po kayo? Kamusta po ang ating pong buong isang linggo? Sa gabi pong ito, bago po tayo magsimula, kamustahin po natin ang ating pong mga kapatiran all around the Philippines and all around the globe. Isulat po natin, itype po natin sa ating mga comment boxes. Kamusta po kayo, kapakumana nagumpay? In 5, 4, 3, 2, go! Alright, sige po. Naniniwala po ako that in God's hands, we are all safe. Amen? Amen. Tayo po lahat ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po kami at nagpapasalamat for giving us another opportunity to worship you online. Even though the world is in chaos, the world is not good as we see it. It is not good, pero Lord, alam po namin that you are in control of everything. Pagpalain niyo po ang gabing ito, hayaan niyo po sa amin pong pakikipag-ugnayan sa iyo, sa amin pong pakikinig ng iyong salita. Let your spirit be with us. Continue to touch us with your mighty spirit, O God. Touch us with your word. Touch us by your truth. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa gabi pong ito, gusto ko pa kayong dalhin sa isang salita ng Diyos na mapanghahawakan po natin. Ang pamagat po ng ating pong pag-aaralan ngayong gabi ay The Lord is on His throne. So let's begin. We will understand the Lordship and the Kingship of Jesus in our lives. Handa na ba kayo? Sinasabi po natin that Jesus is Lord. Sinasabi po natin that Jesus is King. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. Pero ano ang ibig sabihin talaga ng mga salitang iyon sa buhay po natin? Ipapaalala ko lang sa atin, parang kumbaga sa mga sa estudyante, magre-review tayo. Where we are, okay? What we were before coming to know Jesus, ano tayo? Ano ang ating kalagayan? Ito po yon. What we were? We are a citizen, okay? Citizen din tayo. Siyempre, sa ibang ano, ibang dimension, okay? We are citizens and to be discreet para mas lalo pa nating bigyan ng ibig sabihin ng citizens, tayo ay mamamayan at hindi lang tayo mamamayan kundi tayo ay slaves. Ano ba 'yun? Slave tayo ng ano? We are slaves of darkness. Kung tayo ay mamamayan ng kadiliman, sanay tayo sa paggawa ng mga bagay sa dilim, o, diba? Sanay tayong magtago. We are citizen or we are slaves of fear. Merong iba na, merong tinatawag na aquaphobia, merong arachnophobia, merong iba't ibang uri ng phobia, iba't ibang uri ng fear. Because we were slave before sa takot. Ano pa? We were slaves to worry. Kapag tayo ay merong mga bagay na dapat na gawin, ang unang-unang pumapasok sa atin instead na mag-isip o kaya idea kung paano ito gagawin, worry. Ano pa? Higit sa lahat, tayo ay slaves of sin. Yung gusto nating bumait pero di natin magawa. Gusto nating magpakabuti pero lagi na lang ang nakikita ay ang ating kamalian. Hindi naman natin gusto na magkamali tayo, but because we were slaves, nagkakasala po talaga tayo. Ano pa ba? We were cursed citizens. Dahil sa kasalanan, tayo ay sinumpa. Nasa atin ang lahat ng kamalasan sa buhay na sinasabi ng mundo. Another is that we were slaves to worldly desires. Ang dami mga trend ngayon, di ba po? These are the desires that the world present na parang kulang ang buhay mo pag wala yung mga ganong bagay. But praise God, kasi nung nakilala natin si Jesus, eto na tayo. Okay. Ang sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 9, "But you are not like that, for you are a chosen people. You are a royal priesthood, a holy nation, God's very own possession. As a result, you can show others the goodness of God." So, He called you out of darkness into His wonderful light. So, ngayon, pag-uusapan po natin, what is it like to be in the kingdom of light? What is it like to be under the kingship of the Lord Jesus? What we are now as a citizen of God's kingdom, ito na po tayo ngayon. We are in the kingdom of God. Okay? Next, we are in the kingdom of light.
Nandoon din tayo sa righteous law. Kaya nasa righteousness tayo ng Panginoon kasi yun yung kanyang panukala. Meron siyang standards. Kung ang darkness ay may standards, ang salita ng Panginoon, I mean yung kaharian ng Diyos, may standards din ito. Kasi hindi iiral ang kaharian kung walang law, kung walang standards or prinsipyo na tinutupad or ginagawa. Para yung sa law and order, para yung sa order ng bawat isang citizen ng kanilang kaharian. And of course, we are called as God's nation according to 1 Peter chapter 2 verse 9. Ano ngayon? Okay? Tayo ay ginawang tagapamahala. We are created in the image of God. So, we could extend the rule of God in heaven to earth. Nakukuha po natin yon. We could extend the rule of God in heaven to earth. So, ang Diyos ay nasa langit, tayo ay nasa lupa. As it is in heaven, so be it on earth. Ang Espanya dati ay kinolonize ang Pilipinas. Dito sila nag-rule, dito sila namahala. Pero ang ginagawa nilang pamamahala, kung paano ang pamamahala ng hari ng Spain, ganun din ang pamamahala nila sa Pilipinas. As it is in Spain, so be it in the Philippines. Ganon ang sinasabi. Likewise, in Matthew chapter 6 verse 10, sabi ni Jesus, "Let your kingdom come," or "May your kingdom come." Hayaan mo na ang kaharian mo ay pumarito. Hayaan mong maghari ka kung paano kang naghahari sa kalangitan. Ganon din dito sa lupa, ganon din sa earth. May your kingdom come and may your will be done on this earth as it is in heaven. Kingdom. Sa isang kaharian, ang naghahari talaga dun ay ang hari. Ay nasa kaisipan ng hari ang kung paano ang magiging kahihinatnan ng bansa or ng kaharian na kanyang nasasakupan. So, hindi tayo dun makarelate kasi nasa democratic form of government po tayo. Pero sa oras na ito, let's internalize. Dahil tayo ay citizen na ng kaharian ng Diyos, ano ang dapat nating ginagawa? In John chapter 19 verse 11, nandito po nun si Jesus sa mundo na sa paglilite siya, sabi ni Pilato sa kanya, "Meron akong kapangyarihan. I can set you free," sabi ni Pilato kay Jesus. Pero ang sagot sa kanya ni Jesus, ito lang. John chapter 19 verse 11, and Jesus said, "You have no power over me." Wala kang kapangyarihan sa akin. "You have no power over me at all unless it were given to you from above." Anong ibig sabihin nun? Kinikilala ni Jesus na si Pilato ay authority, pero alam niya ang totoong pinanggalingan. Pinakita ni Jesus ang pamumuhay kahit nandito sa lupa, paano mamuhay sa kaharian. Sa ilalim ng paghahari ng Diyos. Sa ilalim ng paghahari ng Diyos na nasa langit at nag-rule din sa lupa. Hindi ko dati ito maintindihan, pero the Lord has been so good na ganito pala yun. Ganito pala ang ibig sabihin ng mamuhay sa kaharian. Naalala ko sabi ni Ate Sel, feeling ko na na-outcast ako pag sinasabi ni Ate Sel yung ganito. Eh, yun yung paniniwala mo. Basta sa kaharian ng aking tatay, parang, "Hello, magkaparehas tayong born again. Bakit ikaw lang nagsasabi ng sa kaharian ng aking tatay, hindi ganyan yung umiiral?" So, makita ang ulo ko noon. Hindi ko maintindihan. Until the Lord slowly allows me to understand what is it like. Ano ang ibig sabihin? So, oo nga, no. Praise God. Sa buhay ni Pastora Maricel. To understand the lordship and kingship of Jesus, para maintindihan po natin ang pagiging Panginoon at pagiging hari ng Panginoong Jesus, ito po yon. Number one, we acknowledge His lordship in our lives. Para maintindihan natin ang ibig sabihin, dapat i-acknowledge muna natin yung lordship ni Jesus sa ating mga buhay. Ano ang ibig sabihin? Lordship means He is the master of our souls. That Jesus becomes the Lord. Pag sinabing Lord, He becomes the master of our lives, of our souls.
He is the master of our mind. He is the master of our emotion. He is the master of our decisions. Naalala ko yung sabi ng Proverbs, commit your way to the Lord. Diba? Everything, i-commit natin sa Panginoon. In Luke chapter 6 verse 46 ESV version, English Standard Version, ang sabi dito, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I tell you? Sabi ni Jesus, bakit niyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, pero hindi niyo naman sinusunod ang aking utos? What does it mean to say? It means to say that to be Lord, to be Jesus, Jesus as Lord of our lives, hindi lang natin siya, ikaw yung Panginoon ko. Hindi lang ganun. Pag sinabing acknowledge, He has the final say. He has the first say and He has the final say. Meron siyang, siya muna yung i-consult natin and then siya ang mag-a-approve kasi master natin siya. To acknowledge Him as our Lord means we are willing to lay down our souls. Ibig sabihin nun, handa tayo na ilatag ang ating isipan sa Panginoon, hindi tayo maglilihim sa Lord. Handa tayong ilatag ang ating emotion sa Panginoon. Kung tayo ay luging-lugi na, lugong-lugo pa, tapos lungkot na lungkot, umasayang-masaya, ilalatag natin yun lagi sa Panginoon. Lord, ito po yung nararamdam with all that I am, with all that I feel, I press. He is the Lord of our emotion. He is the Lord of our mind. We are willing to lay down our decision makings. Alam niyo po, the Lord is really waiting for us na ilatag natin sa kanya everything that is happening in our lives. Naalala ko yung booklet ng discipleship ng Victory. Ang sabi doon, if Jesus is not Lord of all, He is not Lord at all. Kasi may tinitira pa tayo . May tinitira tayo na akin to. Para sa akin lang to. In other words, hindi natin pinapasakop ang ibang bahagi ng buhay natin. Sabi ni Miles Monroe, the will that we have, yung pagpapasya na meron tayo, yung sa loobin natin, yung ating kakayanang mag-decide, is the most dangerous and most precious gift that God endowed us with. Bakit nasabi yan ni Miles Monroe? Sabi niya, it is the most dangerous. Tingnan mo ang nangyari kay Eva at saka kay Adan. Dahil sa will na yon, yun yung part na inilagay sa atin ng Panginoon na magde-decide tayo. It is the most dangerous kasi yun yung hindi sinasakop ng Lord sa atin. It is the most dangerous kasi anytime, pwede tayong mag-decide na iwanan ng Lord or umalis sa presensya ng Panginoon kasi will yun . But it is the most precious gift kasi kapag nag-decide tayo ng tama at sinabi natin na, yes Lord, susunod ako sa iyong kalooban, na yun naman talaga yung gusto ng Panginoon, syempre, kasi gusto niya ng maayos na ugnayan sa atin. Nagiging precious gift natin ito sa Panginoon as it is the precious gift that He has for us. Amen? Amen po ba doon? So, when we lay down our will to the Lord, when we say, yes, Lord, I surrender, you are my Lord, wow, nagamit natin po sa tama ang decision na ginawa sa atin ng Panginoon. Number two, when we say that Jesus is our King, that Jesus is the King of our lives, ang ibig sabihin po noon, we acknowledge the kingship of Jesus in our lives. Kinikilala natin na ang hari natin ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Na si Jesus lang ang may karapatan na mamuno sa buhay ko. Whatever He say, I will do. Ang standards ni Jesus, gagawin ko. Kung ano ang kanyang kalooban, let your will be done on earth as it is in heaven. Pag sinabi pong si Jesus ang hari, ang ibig pong sabihin noon that He is, that Jesus rules over all and in control of everything. Siya ang hari . He is the ruler. The ruler, capital R. He is the ruler of all rulers. He is the King of all kings. Dati, nung wala pa tayo sa Panginoon, ang nag-rule sa atin ay ang kasalanan. Ang nag-rule sa atin, ang sarili nating gusto. Kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Parang ganon.
tayo. We are the captain of our own souls. We are the captain of our own ship. Tayo ang nagpapatakbo ng buhay po natin. But when we accepted Him as our King, ang sinabi natin, ang ibig sabihin nun, sinurrender natin ang ating buhay. Ang lahat ng pamamalaka dito, lahat ng mangyayari dito sa buhay ko, ang may pakana, ang may control ay ang Diyos. Ang ibig sabihin nito, that nothing happens that slips out of His hand. Walang nangyayari sa buhay po natin na nalingid sa kaalaman ng Panginoon. Walang nangyayari sa buhay natin na hidden sa Lord. Wala. Lahat ay kita, sabi ni David sa Psalms 139. If I go to the heavens, you are there. If I go to the depths of the earth, still you are there. Magtago man ako on my under my bed, I cannot hide from you. Magtago man ako in the darkness, darkness is no dark to you at all. Kasi ang Lord, sakop niya ang lahat. Nothing happens that slips out of God's hands. Number two, He is King in everything that we think. Sinasabi niyang pag the Lord is King and He is the ruler of everything, sinasabi natin, He is the King of my mind. He is the King of what I feel. He is the King of my decision. He is the King of my soul. King of my soul. Kanta yun, di ba po? King of my heart. King of my soul. O, di ba? I give you the full control. As sinasabi natin doon, that you are now the King. Hail Jesus! You are my King. You are the King of my mind. You are the King of my emotion. You are the King of my decision. Be the King of everything. And ang ibig sabihin pa nito, when He is the King, we should be acquainted to the laws and principles of His kingdom. Meron siyang Constitution and bylaws sa kanyang kaharian. At ang constitution and bylaws na yon, hindi gawa ng tao, gawa ng Diyos. Gumamit siya ng 40 different authors para isulat ang puso ng Panginoon, isulat ang kalooban ng Diyos. The central theme of the Bible is Jesus, the love of God. So isinulat iyon, ganito dapat, ganito. We are to move in His love. Like this and like that, and we can be acquainted with that kapag nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos. We get to know the laws and the principles of the Lord kapag nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos. So, if we are a citizen of God's kingdom, kung ikaw at ako ay bago sa kaharian ng Diyos, dapat we get to know, dapat we are acquainted to His principles and laws na nakasulat sa salita ng Panginoon. Kung tayo ay citizen of God's kingdom pero hindi po natin alam kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon sa certain thing na nangyayari sa buhay po natin, hindi natin alam paano kumilos as citizen of God's kingdom. Kaya po maraming tao nag-ina-isolate ang sarili kasi hindi nila alam. Hindi natin alam paano mamuhay. So, dapat alamin po natin ito, the principle that He designed and implements, pinapatupad niya sa kanyang kaharian. Lagi sinasabi ni Pastora Maricel, iwanan mo yung kultura mo, it doesn't matter. Kung ano yung kultura, kasi ang lagi ko nung reason ka sa kanya, eh kasi ganito kami sa bahay namin eh, hindi naman ako nasanay na ganyan, hindi naman ako nasanay na ganun. Ang sabi sa akin ni Adisel, wala ka na sa bahay mo, ang kultura mo, kapag na kay Kristo ka, it doesn't matter at all. Kung ikaw ay Bicolana, ako ay Bulakenya, kung ano pa man ako, our culture doesn't matter. What matters is the culture of the kingdom of God. Totoo nga. Totoo nga iyon. And when we get to know the word of God, we behave properly. Kapag nasa loob tayo ng kaharian ng Panginoon, bilang mga citizen of God's kingdom, we should behave as citizen of God's kingdom. Ano pang paniniwala ng tao ng mga citizen of God's kingdom kapag dumarating yung worry, ay kapag dumarating yung mga problema sa buhay? Ano ba ang behavior dapat ng mga citizen of God's kingdom kapag may pangangailangan? Ano ba dapat ang behavior or ginagawa ng mga pinaghaharian ng Diyos kapag ka merong need? Plant a seed in every need. Ano ba ang behavior ng mga Kristiyano kapag ka may sakit?
sa pamilya o kakilala? Ano ang behavior ng mga pinag-aharian ng Diyos, ng mga citizen of God's kingdom sa panahon ng pagsubok? Okay? To live under His authority and as Lord and King, kailangan po natin. Ang sabi po ni Jesus sa John chapter 17 verse 6, they do not belong to the world any longer. Even as I do not belong to the world, kinilala ng Panginoon ang kanyang mga disciples. Nag-pray siya. Sabi ng Panginoon sa Father, sanctify them by your truth. Your word is truth. They will be in trouble. They will be persecuted. They will be bullied by the world. But protect them. They do not belong to the world any longer. Bakit? Kinalimutan na nila. Tinalikuran na nila ang allegiance nila sa mundo. At in-embrace na nila ang allegiance sa Panginoon. Let your kingdom come in me, and let your will be done in me. As it is in heaven, so be it here on this earth. Si Jesus, pinpoint niya that we do not belong to the world any longer. Ano ngayon? Kapag hindi na tayo belong sa worldly kingdom na ito, and we belong to God's kingdom, we need to put aside the law of sin that once invaded us. Dapat piniput aside na pala natin yung batas ng kasalanan na minsan ay sumakop sa atin. Na dati sinasabi natin, ano ang magagawa ko? Ano ang magagawa ko? Sa prinsipyo ng Panginoon, what should be our behavior? Dapat we put aside the law of sin pala. Lahat ng mga ginagawa natin dati, hindi na tayo sakop noon. Talikuran ng allegiance natin doon and embrace the law of life in the Spirit in Christ Jesus. Amen? Number two, we lay aside the principles of the world that molded us, that once molded us before coming to Jesus. Ano ba yung prinsipyo ng mundo dati? Survival of the fittest. Competition. Competition, nakikipag-compete sa attention ng magulang, nakikipag-compete sa attention ng kaklase, and ano, envy-driven, jealousy-driven, may revenge na nangyayari, laging may paghihiganti na nangyayari kasi inapi ako ng husto, ganito ang gagawin ko, kahit pa sweet revenge yan, o kaya napabuti ang buhay mo, still, ano yung driving force mo para magtagumpay ka? Sabi doon, we lay aside the principles of the world that once molded us. Ito pong isipan po natin, bago po tayo nakarating sa ganitong pagkakataon na ang Lord ang nagahari sa atin, ito pong kaisipan na ito, this is full of unbelief. Ang sabi po ng Corinthians, 1 Corinthians chapter 4, the mind of the unbelievers is veiled. Mayroon pang belo na nagtatakip sa isipan po natin para hindi natin makita ang liwanag ng kaharian, liwanag ng gospel ng kaharian ng Diyos. So, lahat ng ginagawa natin, it's always towards sin. Lagi ito tungkol sa strife, lagi ito tungkol sa kasalanan, lagi ito tungkol sa paghihiganti. Lagi ito tungkol sa pag-iisip ng hindi maganda sa kapwa. Lagi itong nagdududa. Punong-puno tayo ng unbelief. Ito po yung nagmolde sa ating isipan dati. But when we come to know Jesus, the Holy Spirit is hovering over the face of the waters. Ang sabi ng Genesis chapter 1, verse 3. The Holy Spirit is hovering. Still, the Holy Spirit is right here. Kaya nga, lagi natin kasama yung banal na Espiritu when we are preaching the Word of God. Hindi natin trabaho na baguhin ang puso ng tao. Trabaho ng banal na Espiritu yun. What we need to do is to release the Word of God. What we need to do is to preach the Word, and the Holy Spirit is going to change that person. And when the Holy Spirit touches the heart of the person, nagkakaroon ng pagbabago ng pag-iisip. So, may pagkakataon na to embrace the laws and the principles of His kingdom. Romans chapter 12 verse 2.
Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed. But be transformed. Magbago tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng ating isip. But be transformed by the renewing of your mind. Kailan ito mangyayari? This is not once and for all renewing of the mind. Hindi po yung nangyayaring ganun. This is on a daily basis. I-type mo dyan sa comment box. On a daily basis. Sa tuwing tayo ay magbabasa ng salita ng Diyos, merong katotohanan na, wow, may ito yung word ng Lord ngayon. And it changes the attitude of our mind. It changes us. It changes our thinking. At kapag nagbago ang isip, magbabago ang damdamin. Oo nga no, dati, parang sinasabi ng mga tao, wala kang kwenta. Puno-puno ka ng takot. Ganito si ganyan, 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 ganyan. Ang daming sinasabi tungkol sa'yo. But when we come across the Word of God, and the Lord enlightens that word, sinasabi na you are precious in my sight, that you are loved, that you are created fearfully and wonderfully by the Lord. Mapapatna ka talaga ba? And when you come to believe that, oo nga no, precious ako sa harapan ng Lord, precious ako sa harapan ng Panginoon. Bakit ako nag-iisip ng hindi maganda sa sarili ko? Nakakuha po ba natin? At pag nagbago ang isip po natin, magbabago ang decision making natin. Kasi magbabago ang damdamin natin. Dati lugong-lugo tayo sa sarili natin. Wala akong kwenta. Pero, and that's yung sakop na sakop ko ng kasalanan. Wala akong magawa. No choice. Ito na talaga. No! The Word of God does something. It is His law. When you are in God's kingdom, you are no longer a part of darkness. You are no longer a part, or you do not belong to darkness any longer. God has, through Jesus Christ, He has redeemed you. He has taken you from death to life, from darkness to life. Therefore, whatever the law of light, whatever the law of life, we should be acquainted with it, so we can move in it and we can follow it. Yun po ang ibig sabihin ng pagiging citizen of God's kingdom. Therefore, mga kapatid, therefore, bago ka mang mananampalataya o mananampalataya ka na dati, pero still, you are confused with everything. Tuwing may dumarating na problema, struggle talaga. Struggle talaga ang pagsunod sa Lord. May dumarating sa ating mga need, naiiwanan ang devotion, nakakalimutan na the principles of God's kingdom, at naggagawa ng sariling pasya, gumagawa ng sariling paraan, at ang pinaniniwalaan na sa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, which is not in the Bible. Wala yun sa Bible po, ah. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. No, wala yun sa Bible. Pero yun ang nagmoldi sa atin. Therefore, life application. Number one, clarify. Clarify who is really reigning in us. Sino ang totoong nag-ahari sa iyo? Sino ang totoo mong master? Sino ang totoo nating master? Sino ang totoo nating king? Sino ang totoo nating Diyos? Sino ang totoo nating hari? Kasalanan ba o Panginoon? Sarili ba natin o Diyos? Sino ang nasa trono? Sino ang may control ng lahat ng bagay sa buhay natin? Clarify it. I-clarify na, I pray na magbago ang ating pag-iisip ngayon. Let's clarify to ourselves, sino ang naghahari? Sino ang nasusunod sa panahon ng pagsubok? Sino ang nasusunod kapag wala na akong pera? Sino ang nasusunod kapag ang dami naming bayaran? Sino ang nasusunod? Ang Diyos ba? Prinsipyo ba ng Diyos? O prinsipyo natin? Clarify who is really reigning in us in good times and in bad. In the good times and bad, you are on your throne. Because you are God alone. Yun po yung kanta, di ba po? Kinakanta natin yun, pero hindi natin naiintindihan. Let us understand what that lyric of the song means. It means everything, including our needs. He is the King of our needs. He is the Lord of our needs. Ang sabi ni Jesus sa Matthew chapter 6, look at the birds of the air. Look at the lilies of the field. Look at the birds of the air. They do not sow, pero kumakain sila.
Look at the lilies of the field. Sabi ni Jesus, kahit si Solomon na napaka-splendid ng kanyang mga kasuotan, hindi nakasuot ng ginagawa ng hindi yung kulay, yung galing, yung ganda ng mga lilies of the field, ng mga bulaklak sa parang ni si Solomon, hindi nakapagsuot ng ganyan. Ngayon ay fresh, pero bukas lantana. Sabi ni Jesus, sila nga eh, even the tiniest creature, kumbaga hindi naman na sila significant. Even the most insignificant, the Lord takes care of them. How much more are you? How much more? Ako. Diba po? Pero hindi natin yun mapaniwalaan. Kasi, syempre, andyan yung faith, pero may work dapat. Faith should be in accord, work should be in accordance to faith. Sabi ng salita ng Diyos, faith without work is dead. Yes? Kasi ina-action dapat yung faith. Ano ang paniniwala natin? Ano ang paniniwala natin that God is never leaving us nor forsaking us, pero yung mukha natin, mukha tayong iniwan, mukha tayong inabandona, mukha tayong pinagsakluban ng langit at lupa, at mukha tayong walang Diyos, mukha tayong walang Panginoon. Diba po? Sabi ni Jesus kay Martha, 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 bakit aligaga ka? Look at Mary. She has chosen what is better. Clarify who is really reigning in us. Sino? Si Jesus ba? Next, take time to study God's words, God's laws, and principles in His kingdom. Take time. Ang ibig sabihin nun, mag-devotion tayo. Let's take time to study God's word. Let's take time. Ano ba ang sinasabi ng Diyos sa oras ng may sakit ako? Sa oras ng pandemya, ano sinasabi ng Panginoon? Tuturuan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng mga salita ng Panginoon. Eh, si Elijah. Kaya pala, no, naranasan nila Elijah yun. Kasi para bigyan tayo ng sample na kahit uwa kayang gamitin ng Lord, i-feed ka lang niya. Basta unahin lang natin siya. Sa panahon ng lockdown, andyan si Noe, 40 days and 40 nights, nasa daong na umuulan, pero hindi lang 40 days and 40 nights sila doon, inabot sila ng isang taon at kalahati pa. Isang taon at kalahati, nandun lang sila, naghihintay. Pero anong ginagawa nila doon? Hindi natin alam kung na-boring sila. But only one thing is for sure, naghintay sila sa Panginoon. Naghintay sila sa panukala ng Diyos. And when God said, okay, I will open now the gate of your ark. I will open up the door of your ark. And you can now go. They did what God's word instructed them to do. Ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa sakit? Ano ang sinasabi ng Diyos kapag may bagyo? Hala, nakikinig ang ulan, nakikinig ang tubig, nakikinig ang hangin sa Panginoon. Let's take time to study the principles of God. Kaya pala, si Jesus, nung nabuhay siya dito sa mundo, manghang-mangha ang mga tao because he's not living by the principles of the world. He is living by the principles of the kingdom of God. And when he is living by the principles of God's kingdom, example yon for us to follow. Miracles just happen. May kailangan si Jesus, inutusan lang niya si Pedro at saka si Juan, pumunta kayo sa ganitong lugar, may makikita kayo doon na asno, kalagan nyo. Kaya pangangailangan ni Jesus and the person owning that, walang magawa. Why? Because Jesus commanded so. Pwede pala yun sa atin. When we are living in the kingdom law, when we are living in the kingdom of God, miracles. Kaya pala sabi ni David, your goodness, Lord, shall follow me all the days of my life. Ahabulin ako ng kabutihan mo, Panginoon. All the days of my life, your mercy shall follow me. Hindi po pwede na namumuhay pala tayo na parang tayong gusgusin sa kaharian ng Panginoon. Hindi! Because our King is extravagant. Our King is awesome. Our King, He owns the universe. He owns everything. Therefore, we as prince and princesses, dapat yung lahat ng provision, nariyan lang. At kung kailan kailangan, darating. Amen? Amen.
Kumbinsido na ako. Grabe, ganito pala yun. Hindi pala mahirap sa atin na mamuhay sa miracle. I remember, the miracle I received, yung sa spine. Grabe po yun, 2 weeks, witness si Ate Juliet. Si Shem umiiyak. Kasi hindi na niya makalaro si Ninang Mean niya. Nung makita niya ako, hindi ako makakilos. Yung tumatakbo siya tapos pinigilan siya para wag akong madaganan because I couldn't, hindi po ako makabangon. Si ano ako, grabe po yung sasakit sa spine ko na yon. 2 weeks bedridden. Tapos naalala ko noon, umiiyak na ako, naawa na ako sa sarili ko. Sabi ko na, Lord, patayin mo na lang ako, kunin mo na lang ako, Panginoon. Hindi na ako makakasayaw, hindi na ako makakatalon, hindi na ako yung alam mo yun, pag nag-worship lead pa naman ako all out, hindi na ako makagawa nun, hindi na ako makakapag-gitara kasi mabigat pagka nalagyan to, ang sakit po talaga, basta hindi na ako makagalaw. Sabi ko, Lord, my life is meaningless now, wala na yung strength. Sabi ko sa Lord, Lord, kunin mo lang ako, pero kung gagamitin mo pa ako, I command this. Naalala ko yung sabi ni Ate Sel, kahit hindi pa nararamdaman ang katawan, kahit ang katawan sinasabi na ang sakit-sakit, ang paniwalaan mo, speak life. Do not describe what you see, but describe what God will do. Sabi ni Ate Sel, naalala ko yun bigla, tapos nakwikan ako in the spirit. Oo nga! Tapos umiiyak ako nung nakataas ang pa ako sa dingding, dun sa kwarto, sa mezzanine, sa malabon. Nakahiga ako sa bed, nakataas. Pero Lord, kung gagamitin mo pa po ako, kung meron pa kayong purpose sa akin, Lord, I command this spine to go back to normal. Sabi ko, I command the disc, yung slip disc ngayon, yung namamaga na disc ngayon, umayos ka, bumalik ka sa normal sa pangalan ni Jesus. Yun talagang, every day of my life, I started declaring what is not. Parang Genesis chapter 1. Jesus declared light kahit wala siyang nakikita. And there was! Grabe, after two weeks mga kapatid, nakatayo po ako. And praise God, hanggang ngayon, I am healed in Jesus' name. Why? Because totoo yung salita ng Panginoon. If we live and speak the principles and the laws of God in His kingdom, kahit sabihin ng doktor, 12,000 MRI, 100,000 para ikaw ay maoperahan, wala akong pera. Sinasabi ni Ate Juliet, sabi ko nung kay Ate Juliet, wala akong pera, 5,000 nga, hirap pa ako na makuha yun. Sabi ko, wala akong pera. Pero alam ko na ang Panginoon ang magpapagaling sa akin. Hindi ako mag-MRI. Hindi ako magpapaopera ng buto. The Lord will just heal me. The Lord is my surgeon. My faith that time was like that. I was so motivated that I believe that this that slip disc sa lumbar part ko ay matatanggal. And true enough, the Lord is so good. The Lord was so good, is so good, and will be so good. Now, I am a living testimony. Slip disc was gone. Siyempre, kailangan mag-ingat. But, praise God. Kahit hindi pa nararamdaman na ng buto ko, I just speak it by faith, spoken it by faith. Ang sabi ni Pablo, I speak what I believe. I believe, therefore I speak. So, yun, paano yun mangyayari? When we take time to study God's Word, when we take time, alam ng Panginoon ang susi. Sabi ng salita ng Diyos, He has all the keys of the kingdom. Ano yun? Kapag may sakit ka, ano ang sinasabi ni Jesus? Get healed. Kapag may bagyo, ano ang sinasabi ni Jesus? Nasa Kanya ang susi. And when we take time to study God's Word, we will live by it. Amen? Therefore, number 3, we can live properly as kingdom citizens and not as world citizens. Marami po sa atin, pinalaya na ng Panginoon from darkness to light. Pero, up until now, still living by the principles of the dark. Kapag may pangangailangan, anong unang nasa isip? Ting. Yon.
Kapag may pangangailangan, sino ang unang nasa isip? Hindi naman si Jesus, hindi naman ang Lord eh. Sabi ng Matthew, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things that the pagans run after will be added unto you. All these things na hinahabol, kumbaga pinagsusumikapan ng walang Diyos. Pero kapag inuna mo yung Panginoon, they will just come to you. Hahabulin ka nun. Pero tayo, kung paano tayo namumuhay before sa kingdom of darkness, ganun pa rin. Nasa kaharian na tayo ng Panginoon, ganun pa rin ang prinsipyo natin. Why we need to study God's Word? Napakahalaga. So that we can live properly as kingdom citizens. We are not world citizens anymore. Si Abraham, di ba po? Si Abraham, even when he was already living on the land God has promised him to be, ano ang nasa isip ni Abraham? Hebrews 11, he lived as a foreigner to the promised land. In the promised land, namuhay siya bilang foreigner. Why? He was looking for the kingdom that God himself has built. He was looking after the kingdom na ang Lord mismo ang nagtatag. Kapag ang Lord yung nasa puso natin, in good times, in bad times, He is Lord. He is on His throne. Amen? We are not world citizens anymore. Now what? The good news is, Jesus is my Lord and King. I surrender alone to Him. Ulitin po natin, sabay-sabay po natin sabihin, Jesus is my Lord and King. Para kunwari tayong nanunumpa, sabihin po natin, Jesus is my Lord and King. I surrender alone to Him. I hope today, I hope this night will mark the ending. Okay? I hope tonight we will cut the power of the law of sin and death sa buhay natin, as we take allegiance to the King of Kings and the Lord of Lords of our lives. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay manalangin. Thank you, Jesus. You are God alone, and you are on your throne. You are never shaken. You never change, Panginoon. You are still on your throne, and you are God alone. In the good times and bad. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Lord. Right now, patawarin niyo po kami na kahit kami ay mananampalataya, may mga pagkakataon sa buhay po namin, madalas ang umiiral po sa amin ay ang mga prinsipyo na kinagisnan po namin. Ang mga law na kinagisnan po namin. The law of sin and death sa buhay po namin. Father God, right now, cut off. We cut all the law na nangyari sa buhay po namin, na umiiral pa sa amin. The law of sin sa buhay po namin. You have set us free from that, and we are declaring it right now. You have set us free from the law of sin and death. Lord, we are now in your kingdom. We are now living in the light of your word, O God. Father, I pray that as citizen of God's kingdom, while we are still here on earth, we move according to the laws of your kingdom. May you rule as it is in heaven, so be it here on earth. Ikaw ang maghari sa buhay po namin. Ikaw ang aming Panginoon. Jesus, kayo ang aming Panginoon. Thank you so much, dear Heavenly Father, for making us understand tonight. What is it like for Jesus to be our Lord? At ano ang behavior po namin dapat bilang mga servants ng Panginoong Jesus? What is it like to be as Jesus, to be the King? And ang behavior po namin bilang mga citizen ng kaharian ng Panginoong Jesus. Father God, pag-arian mo ang buhay po namin. I am praying right now sa buhay ng bawat isa, Lord God, that Lord, let us grow in your word. Let us grow in your truth. Let us be sanctified even more by your truth. Saan man po kami nandoon, saan man po kami, ano man po ang ginagawa po namin. Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga pagkakasala na ginagawa po namin laban sa iyo. Patawarin mo po kami na sa tuwing may pangangailangan, we are still reigned with worry. Ang worry pa rin ang nagre-reign sa amin, Panginoon. But right now, we are surrendering worry to you, Panginoon. Lord,
I pray, Lord God, that we will live in accordance on how you are implementing your law, implementing your standards, implementing your principles in your kingdom. Mamuhay kami ng may kaayusan bilang mga citizens ng kaharian ng Panginoon. Lord, more than this earth, you have prepared for us something better. You have more than this earth, oh God, that people are running after. Panginoon, gusto mo pong ibigay yun sa amin, oh God. But Lord, let it be our goal to seek first your kingdom every day of our lives. To seek first your kingdom. To seek first na pagharian mo kami, Panginoon. Nasakupin mo ang buhay po namin. Father, I pray, Lord God, sa mga may sickness, sa mga may mga karamdaman sa oras na ito, that ayong karamdaman na yun, be gone in the name of Jesus. Salamat po, pagbalain niyo po ang bawat isa ngayong gabi. Ikaw po yung maghari sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.